lane is meant to be a victory for Bren. They picked up the Brody, especially for the Claude. Pero ngayon, sa takbo ng game, parang hindi nagmamatter yung matchup kasi pareha sila nakakakuha ng form. Yeah, in addition, naka-average emblem din to. So may slight advantage talaga in terms of gold and doon sa mga items na maagang mabubuo dito ng isang Claude. Now, Flap TZ, inilalagay niya sa kanilang posisyon. Ganda ng pwesto. Yung turtle na ito. Pero madadaanan siya ni Kai TZ. Atras muna. Kala ko sasapakan niya si Flap eh. Kala ko din papalagi. Kala ko yung double jump ka. Double jump, knockout strike. Knockout strike dalawa. Pero alam niya na medyo malayo-layo yung kanyang mga teammates. Kaya hindi niya muna tinuloy. Pero may nangyari dun sa may bandang ibaba. Tumalo na nga si Kekidut. Makuha niya nga ba Super Marco? And they will get the kill. Habang si Obi na lang matitira. Pero mapapadash away siya. With that kill, leading na yung kabila. Tapos may turtle na lang masesecure. Makakuha pa sila ng kill onto Kyle TZ. Onyx Philippines is a different beast coming into the series. Sibol, oh. Sibol trailer. Ayan, oh. May habulan pa. Flap TZ and Ryota. Okay. May paghampas. Meron bang hook? Oy! Pero lang doon yung final slash. Oh! Sinipa hinabot. Ikam pa siya kabutan ng Spear of Glory doon. Pero ang daming nangyayari sa mapa. Turret ibabagsak para sa mga kamay ng Onyx Philippines. Middle turret as well. Kaliwat ka ng outplays yung nangyayari dito. Pero again, ito yung strength ng Onyx. Actually, ganda ng rotation na ginawa na Kekidut kanina. Parang Sensui, kaya mo na yan. Naniniwala ako sa Sensui instincts mo. Dito ako mag-focus sa gold lane natin and Nets was allowed to participate in one kill. And unfortunately for Bren, si Super Marco yung naging biktima. Kung si sila nagagawin dito ah. Oh, well. Nakita niya si Kyle. Okay. Nagkakitaan and Super Marco and Few. May kita mo no na sila naman ang babawi kayo. Kung doon ang pwesto ni Kekidut. And Kekidut dito ahatakin. Siya nga lang ang planong bigyan at napasobra na nga talaga siya ng bahagya. Pero may talot pa naman siyang gagawin. Kamuntikan pa siya makayakap pero Kekidut will fall. Now, wala yung conceal. Bibigyan nila ng espasyo si Super Marco on the bottom lane. Pero on the way na rin naman si Atoy R. Mukhang magkakaroon na ng switch. Pero si Nets naman dito, ang plano lang kunin. Si Flap nakabang sa BMI! Hindi na nga siya babalik pa dahil kukunin na siya ni Super Marco. Mukhang broken na yung turret dito sa baba. If itutuloy ito ng Bren, pero nakuha naman ng turret sa may bad ng top lane, si Sensui. So alam mo na yung Onyx hindi nagpapatrade basta-basta. Yeah, I'd say worth it yung death na yun for Nets kasi he was able to clear out the minion wave of Bren. And this doesn't yield any objective for Bren Esports. And it just means na mas madedelay sila sa pagkuha ng mga resources ng Onyx, meaning more farming space kay Nets. And late game will become a reality for Onyx PH. Oh, si Flap TZ ang nahuli. At mukhang hindi na nga siya makakatakas mula doon sa King's Calling. Yep. Hindi ka nga naman makakadash. Ngayon pa lang ata inilabas. Turtle agawan, pero wala dito yung ultimate. Ni Ryota na asaan. Ay, Super Marco! We'll get slain! Kala natin, magkakaroon ng patayan dahil sa Torn Apart Memory. Pero hindi. Nakuha ni Nets yung kill. Pero si Kyle TZ naman ay nakasagot ng turret, ng Turtle Secure doon sa may bandang itaas. Oh no, yung Claude. Pumatay ng Brody 1v1. Remember, they picked up the Brody for this Claude. Pero binaliktad na ni Nets yung script. Yeah, at saka ang nakikita natin ngayon, no, Bren Esports, parang nahihirapan sila at na marami silang resources na nagigamit. Makahuli lang ng isa. Yeah, maganda nga naman na nahahatak naku, nila. Naku, Skyl. Skyl. Pero kasi lagi may backup, andyan yung backup. Napakaganda ng follow-up. King's Calling, tapos talon. Hindi na kailangan pa ng yakap. Pero mukhang siya mapapatumba. Kaso ngayong real-world manipulation mula doon sa kabila. Makukuha na dito si Kekidut. Pero mukhang mabubuhay pa. Kaso nga lang hindi. Si Flap TZ na pilita mag-flicker. Oh! Na-flicker! Wow! Tapos hook mula kay Atoy R. Habol talaga. Double kill na nga si Super Prince dito. Make that a triple. Onyx Philippines talaga ngayon. Maganda ang gising. Maganda ang mga tira. Ibang klase ang mga hedgehogs. Man, grabe. Literal na Spear of Glory. And ang tingkat ng kulay ni Mincitar, dilaw na dilaw. And actually, nakapag-flicker pa nga eh. Kaya lang ang problema lang talaga, aabutan at aabutan yan. And with the kits na meron ngayon, ang Onyx Philippines, masasabi natin na medyo magiging mahirap ang teamfight para sa Bren Esports. Pero hindi pa huli ang lahat. Posible pa. Oh, makahabol. Grabe naman. Ang init naman.
Sige, Gedo, tagalan ito. Uy! Ay! Ang ganda naman ang ginawa dito ni Sinsui, bandang Gedi. Kasi wala yung final slash na binitawan dito ni Flappa. Magiging susi nila. Torn apart memory. Sakto yung agat, pero medyo makunat-kunat. Yung members dito ng Onyx Philippines, bandang Gedi din naman. Papasok si KLTZ. Napagandang ho. Ryota naman sobrang low. Kaso nga lang si Kegedo, tsaka si Ryota ang tutumba. Bren Esports naman ngayon ang magsasalba. Kukuha sila dito ng lead dahil nga kulang ng dalawa. Maaari silang maglord. Bren Esports, ito yung moment na talagang kailangan na kailangan nila at mukhang makukuha nga. The final slash from FlapTZ. And katabi niya rin si Brody at that point. And the torn apart memory literally tore through the HPs of Onyx. Apat yung nahuli ni FlapTZ. So yung kanina, tatlong Spear of Glory, ito apat na final slash. Yeah, actually, nag-worry pa nga ako doon kasi nailabas nga with the final slash doon sa Rearward Manipulation. Pero part of the plan pala yun kasi nandun itong si Kyle TZ for the follow-up. And grabe yung damage at yung bumabalik na buhay mula doon sa Vengeance skill mula kay FlapTZ. And yung Lord ay available doon sa may bandang ibaba. And unti-unti nang nakakahabol, bumaba na sa 2K ang gold dito ng Onyx Philippines. Yeah. Ganda rin yung angle na nahanap ni Kyle TZ. Ang layo niya sa main sitar. So, problema kasi kapag nakalatag yung King's Calling, hindi siya pwede basta-basta mag-final slash kasi medyo nonsense. Kasi hindi niya rin magagamit yung Vengeance basta-basta. So, kanina nakakita siya ng angle na parang ang layo ng main sitar. Although, ilalayo ko to sa ulti ni Few. Pero okay lang, katabi ko si Brody. So, it does make sense for Bren Esports to take that fight. And unfortunately for Onyx, na-burn na rin yung resources nila kanina. Wala na rin yung Blazing Duet at that point on. Uy, conceal. So, kinulang talaga ng damage output yung Onyx. Uy, may Tyrant's Revenge na nakaamba. Ogwen dito. Checking the bushes. Kung nandun nga ba si Kekidot, natagpuan. Pero mapipilitang umatras ang Onyx Philippines. Sasalubungin nila itong Lord. May tendency na mabasag yung turret sa may bottom lane. Pero ang Bren Esports ay ready din. Few nandun sa may bandang Pixel Bush. Sa may gitnang second lane ng turret. And uunahin na nila yung unang torre sa may gitna. Napakagandang bawi mula sa Bren Esports right after na makagawa ng mga highlight plays ang Onyx Philippines. Mahirap yung task na ginawa ng Bren doon para ipanalo. Ha? Parang literal na biglang bumaliktad yung sitwasyon. Eh. Biglang na-even out yung lead na meron yung Onyx Philippines. Kasi yeah, ang daming turrets na nakuha. Talagang na-utilize nila yung Lord na na-secure nila right after that exchange. Now, yung Onyx, medyo nag-aalangan na sila. Pre, papasok pa ba tayo? Kasi pag nagkamali ka dito ng talon mula kay Kekidot, hatakin ka lang. Yep, yun yung butas na nakita ng Bren Esports. And the thing is, kanina, malaking problema yung Claude. Now, this opens up a new pathway for Bren Esports kasi meron pa rin silang Kaja. And alam natin ang Kaja, medyo anti-win condition today, similar to how Franco works. Kasi isang hila lang mula kay Ogwen sa sobrang importanteng hero sa side ng Onyx, completely shuts down the team fight of the Hedgehogs. Yeah, and ngayon nakikita natin na ang Bren Esports pinipilit nilang kontrolin yung lanes patungo doon sa base ng Onyx Philippines. Mahaba-haba pa naman to, 25 seconds bago mabuhay yung next na objective, which is the Lord. And ang Onyx Philippines ngayon, kinukuha na nila as quick as possible lahat ng mga resources na malapit sa kanila para and i-flow yung mga minions para pagkabuhay ng Lord, makakabalanse din sila. Very close game between both Bren and Onyx. This Lord, however, again, ang approach ng mga, lalo ng mga Filipino teams dito is tool. Actually, tool si Lord para makita lahat ng heroes dito sa spot na to. Advantage, big advantage for Bren Esports kasi nakapuesto kagad yung kanilang mga heroes. Pero Sensui, nakita niya kagad, telegraphed yung positioning dito ni Ogwen. Kaya gudot! Ay, naka-unbow with the Tyrant's Revenge. Ogwen na kanila pili! Pero may flicker pa naman palabas. Tapos na, ipit din sila. Dalawang real-world manipulation na magtatapan natin. Si Pew ang magpipilitang umatras. FlapTZ naman dito! Ni Ryota! And hindi na makakatakas pa dahil sa King's Calling. Kaso nga lang may hatak na gagawin dito pero may sapak pa. Tapos torn apart memory. Immortality pa para dito si Sui. Pero hindi na nakapag-appraiser shot pa si KLTZ. Spear of Glory! Pero si Super Marco, siya lang next target. Monster kill na si Super Friends. Wala pang casualty ang Onyx Philippines habang dalawan lang natitira mula sa Bren. This opens up for Onyx. Ito ay isang free Lord. Muntik na maging disastrous yun for Onyx. But Sensui, instead na tumakbo siya, nilabanan niya si Super Marco. Hinabol niya yung torn apart memory. Ibang klase. Bren Esports cannot fight into that. And gusto ko lang i-highlight, sobrang importante nung silip ni Sensui kanina doon kay Ogwen. And Ogwen not respecting the fact na yung information na nakuha ng Onyx was very critical. Kasi after nun, may talon mula kay, mula kay Kekidot. And even if sabihin natin nakapag-flicker siya, yung Divine Judgment, again, kay Kekidot ginagamit. Actually, ano nga eh,
kumbaga, kung makikita natin doon, may chance pa sana makatakas. Pero that, two crucial hooks mula kay Rapid, so, kay Ryota, eh, yun yung nagdikta ng laban na kami ang magwawagi at makukuha namin yung Lord. Yung knockout strike talaga kay Super Marco. Sobrang lala nun. Hinarapan eh. No? Oh, sabi niya, anong kinakasa mo dyan? And hinarapan? Ngayon na, ayan na, yung turret ay unti-unti nang bumabagsak sa kamay ng Onyx Philippines Bren Esports. Nagmi-mislo lang, kumbaga, kinakumakapit doon sa kanilang mga turnout or inhibitor turrets. And Onyx Philippines, may chance silang humugot conceal dito ng isa. May conceal na gagawin. Ayan ang hugot! Dalawang huli mula doon sa hook ni Rio. Kaso nga lang, may isasagot din naman si Pew. Pero hindi ata maging enough yung Torn Apart Memory para mapatumba sila. Habang yung Lord, halos puno pa yung buhay. Babasag na ng Torre sa pagpuntang ibaba. Oh, Super hindi Prince! Hindi ka mahuhuli ba? Pero mayroong gante! Super Prince! Sa reward manipulation ng kabila. Babalik muna si Super Marco para kumuha ng HP. Habang naghahanap na yung Onyx Philippines ang push na talagang kanina pa nila inaantay. Kukuha na yung kill auto si Tsumi. Ay! At nakakuha naman si Ryota ng hook. Pero Super Marco na may winter touchdown pa. At nagalawan sila. Onyx Philippines na baliktad pa. And that is a clean wipeout para sa Bren Esports. That was godly from Super Marco. Wind of nature sa harap ni Ryota. Flicker on the back para mapatay si Nets. Wow! Savage play para kay Super Marco. Nakakagulat na pagbaliktad ng sitwasyon mula sa Bren Esports. Oh my God, alam kong medyo dagdag trabaho to, pero kung makaka-request tayo ng instant replay doon, sobrang crucial nung ginawa ni Super Marco. Godly mechanical sense. Mechanical skills. Kaya nga may Superman eh. Kaya kung meron ka Super Prince, meron kami Super Marco. Kumbaga, pagalingan ng Super. Hindi nagagawa ng mga normal na naglalaro ng Intel. Hindi ko kinaya yung zoning. One-fourth HP. Tatlong heroes yung minicro niya. Nakalabas siya ng Reload Manipulation. And hinarapan niya yung Spear of Glory. Activated the Wind of Nature. Nung si inaabangan siya ni Nets. Hindi rin nakaready si Nets. Tapos nag-flicker back siya. And nag-flicker to paharap. Napatay niya kagad yung Claude. At ngayon, makikita natin. Kung actually, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove. Hindi ko kinakaya. Min, sa totoo lang, tapos na dapat yun for Onyx Philippines if they went in for the kill onto Super Marco. Pero, nagalawan eh. Na Wind of Nature eh. Hmm. And ang importante dun, tumakbo siya sa Real Manipulation. Nilakad niya lang. Sabi, titiisin ko to. Tapos 1/4 HP, bumalik siya sa base niya, nag-regenerate ng konti. Lumalaban siya ng 1/4 HP. Nakikipag-micro 1 pa siya. Okay. So, apat na members mula sa Onyx Philippines. Humahabol. Meron ba silang conceal? Kasi ngayon, nakita na nila na dalawang members ng Bren Esports ay patungo pa lang doon sa Lords. And Sui and Kyle TZ. Ngayon, minakot strike na bibitawan. And Nets at si Ryota dito nakapwesto na naman. Ito na naman yung boost up. Up. Conceal play. Ryota, naghahanap ng pwedeng ulihin. Pero wala na yung conceal ng Bren Esports. Yung hook ni Ryota, eh talagang sinesave up niya para sa perfect moment. Medyo ipon yung minions doon sa may bandang ibaba. Pero ngayon, papalagdaman nata sila. Napaganda ng spear na binitawan. Pero andun naman yung final slash. Kaso hindi makapag-vengeance. Super Marco na bitawan na yung kanyang Torn Apart Memory. Flap easy dito, mapapatumba ni Super Friends. Pero si Owen dito mag-pop din yung kanyang immortality. Kaya doon takabang. Napagandang talon. Yakap onto Super Marco. And Super Marco mapapop din yung immortality. At si Sensui mapapaikot na habang si Nets may plano ng gawin. Re-rectain mula doon sa bandang ibaba. Habang kulang naman yung kamera. Onyx Philippines secures the win in a clean sweep.